Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, mga panalig, ngayon naman ulit ay tayo ay pupunta na naman sa ibang ibayo at kayon din ay maglalayag tayo. Ngunit ang ating ebanghelyo ngayon ay nag-aanyaya na sa atin na iwan na natin sa kabilang ibayo ang ating mga masasamang gawi upang tayo ay lubusang mapagaling ng ating Panginoong Diyos at kayon din mabigyan tayo ng sapat at tapat na pagpapala mula sa Kanya. Kaya mga kapatid, tinipon tayong bilang mga kaanib ng angkan ng Diyos, kaya tubulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad na lubos. Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na ang tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo mga taga-Israel, itong sinasabi ng Panginoon, pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi. Sa lahat ng bansa sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itatangi at inaalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yungib kung wala siyang mahuling anuman? Mabibilang ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang disakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipa ng bantay lungsod ang trumpeta? Mangyayari ba sa isang lungsod ang isang kahindik-hindik na bagay malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leon, maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inaagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masama'y di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo, yaong sinungaling, pati mararahas at mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan.
Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo po ang lahat. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus, kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, ano't kayo't natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Mga kapatid, mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. A blessed morning for all of us. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan po. So, this is my first time as a priest na magmisa dito sa National Shrine of Padre Pio. Pero nung ako'y seminarista at ang deacon ay madalas na po ako dito nakakapag-serve po no, sa ating mga ubispo na nagmimisa dito tuwing piyesta. Ngayon po ay narinig natin ang version po ni San Mateo ng paglalayag, no? Pagpunta naman sa kabilang ibayo ni Jesus, no? Na kung saan may unos. Last two Sundays, I think, no? We heard this gospel sa version naman po ni San Marcos, no? Na kung saan, yan dun nga, sumakay ang mga alagad kasama ni Jesus, dumating ang isang unos, no? Bagyo, at ganyan din ay natutulog si Jesus. In the three straight days, tatlong araw na magkakasunod-sunod, from Sunday hanggang ngayon, ay narinig natin yung pagkapunta ni Jesus sa kabilang ibayo. Last Sunday, we have nandoon yung nandoon na si Jesus sa kabilang ibayo at sinalubong siya ni Jairo at ganyan din ng isang babae, di ba, na nais nilang magpagaling, mapagaling sila mismo, no? Gayun din tayo, no? Kaya pumupunta tayo dito dahil ang nais natin ay mapagaling tayo. Sinasalubong natin ang biyaya ni Jesus, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos, no? Gayun din, in the last Monday, kahapon, ay narinig naman natin yung skriba ay nais sumunod kay Jesus. Di ba? Hindi pa siya nakakapunta doon sa kabilang ibayo, pero sinasabi doon sa ating ebanghelyo na siya ay papunta doon sa kabila. Pero ang sabi ni Jesus, kailangan iwan natin ang ating mga masasamang gawi, ang ating nakaraang gawi, mga nakasanayang hindi maganda para sa kaharian ng Diyos. Kaya kung nais po ninyong mapagaling, ay dapat ninyong iwaglit na, iwaksin na ang mga masasamang gawi. So yun, kung nais nyo talagang gumaling. Dahil ang kagalingan sa pisikal ay konektado sa kagalingan ng ating kaluluwa. Kaya nga kung debosyon kayo ng debosyon, walang kwenta yan kung hindi nyo winawaglit, hindi nyo winawaksi ang inyong mga kasalanan, ang inyong kasamaang gawi. And this day, sabi nga ni Jesus, kahapon ay hindi madali
ang pagpunta sa kabilang ibayo, no? At gayon din, ngayon nga ay naranasan na naman nila ang unos. Tayo rin dito, may mga unos tayo sa ating mga paglalayag sa ating buhay, mga kapatid, mga kapanalig. Tayo ay habang sumusunod tayo kay Jesus, habang sumusunod tayo sa ating Panginoong Diyos. Maganda to sa version actually ni San Marcos, no? Na kung saan yung pilit nating ibinabago yung ating sarili sa kabutihan ay nandyan at nandyan pa rin ang mga demonyo. Nandyan at nandyan pa rin nakapaligid ang mga masasama, no? Kaya tignan po ninyo yung mga katabi ninyo. Hindi yan mga anghel kadalasan. Minsan baka ang mga dila niyan, dalawa ang dila. Parang ahas, parang ulupong, no? Na parang tumutukso sa iyo na gumawa pa rin ng kasamaan. Sa pagsasama kay Jesus ay hindi dapat natin ipasawalang bahala na tayo ay napakaangkaang lamang, no? Sa ating sarili, sa ating pananampalataya. We have that this great na paninindigan sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus, nang ginigising siya, di ba? Napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Kasama niyo naman ako eh, di ba? Parang ganun. So yun, ganyan ang ating Panginoong Jesus, ganyan ang ating Panginoong Diyos. Even though that ngayon in the present time, hindi natin siya nakikita physically, but it is a challenge for us na makita natin sa isa't isa na ang Diyos, ang Panginoon ng Jesus, ang makita natin sa isa't isa. Dahil doon tayo magdadamayan, no, sa isa't isa para doon sa ating kagalingan. Kaya nga, it is correct na ginagawa ninyo, sinasama ninyo ang mga may sakit ninyo mga kapatid dito, mga kapamilya natin, no, at gayon din ay sama-sama natin pagagalingin ang isa't isa. Ganun din ang ating mga puso na mga sugatan at gayon din mas lalo na ang mga pusong mga sinaktan, no? Tanging kay Jesus lamang tayo lalapit. In the 3 straight days ng ating mga ebanghelyo, ay inilalapit nila yung kanilang sarili. Remember with what had happened to Jairo and also doon sa dalaga na dinudugo for 12 years at ganyan din doon sa iskriba na kung saan lumapit kay Jesus. The scribes is one of na mga makakasalanan, no? Sa time ni Jesus dahil inuusig nila ang mga alagad ni Jesus, the followers of Christ, the same thing si Jesus mismo ay inuusig nila. Pero there's a conversion ng paglapit kay Jesus. This day, nilapitan din ng mga alagad si Jesus, no? Na kung saan ay sila ay nangangamba, natatakot doon sa unos, no? Pero ganun din tayo. It is also an invitation for us, always, na tayo ay kumapit naman kay Jesus. Na tayo naman ang kumapit sa Diyos. Ang Diyos ay palaging nandyan, nagbibigay ng pagpapala araw-araw, nagbibigay ng blessings para sa atin. Naway tayo naman ang lumapit, ilapit natin palagi ang ating puso sa puso ng ating Panginoong Jesus. Ilapit natin ang buong ating diwa, ang ating sarili sa ating Panginoong Jesus. Pero yun nga ay ang assurance sa atin ng ating Panginoong Diyos na nandyan siya palagi, pero kailangan natin pagtagumpayan din ang lahat ng kasamaan, pagtagumpayan din natin ang lahat ng mga unos ng ating sa buhay. At gayon din, alalahanin natin palagi yung nakikita natin pag pinupuntahan natin at pumupunta tayo sa loob ng simbahan, ang ating Panginoong Jesus ay hindi naging exempted doon sa kanyang pagpapakasakit sa kanyang buhay. Alalahanin natin yung nakapako sa krus na kung saan siya ay nagligtas sa atin. Kaya tayo naman din, anyayahan natin ang ating sarili, hamunin natin ang ating sarili, na ilapit naman natin at iligtas natin ang ating sarili sa lahat ng kasamaan. Tulungan din natin ng ating Panginoong Hesukristo na mapawi ang lahat ng may mga sakit sa puso at gayon din mas lalo na mga sinugatan ang puso. At gayon din para ang lahat ay makaramdam ng pagpapala, ng pagpapagaling sa isa't isa. Upang tayo ay maging kalugod-lugod at makapasok tayo sa kabilang ibayo doon sa kaharian ng Diyos, sa pisig ng pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Thank you.
magsitayo po lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming iyong pinagpagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkalub mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birhen bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay upang kaugnay namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyo pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kahanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Mysterium Fidei. Si Cristo ay ngunit ay sarili ay iniyay bilang pagkait inumin pinagsa sa luha natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nabibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian, mga reliyoso at reliyosa at ang aming lingkod simbahan. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pangidapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria, Nana ng Diyos, ang bulaklak at reyna ng Carmelo, kaysa ng kanyang kabiyak ng puso na si San Jose, kaysa ng mga apostol ni Padre Pio at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Per ipsum quam ipso enen ipsum, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian.
Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Nang may kababaang loob, magbigayan tayo ng tanda ng pagmamahal at kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, mga kapanalig, ito ang puso ni Jesus na tagahilom sa ating mga kasakitan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga nayan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa
Diyos lamang mapapanata ang aking kaluluwa sa Kanya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungan lagi naming mayalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa paligid po ng simbahan ay may makikita kayong QR code. Pakiskan po at pakilagay ng hinihinging detalye na tulong sa sa ayos ng mga datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita dito. Asahan po ninyong sa pamamagitan ng batas ng Data Privacy Act ng 2012 ay iingatan namin ang inyong mga private information. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa pagtatagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, August 31, ay magkakaroon ng kumpilang pamparokya dito sa pambansang Dambana. Para po sa mga may edad na 12 pataas na nagnanais magpakumpil, kayo po'y magpalista na sa opisina ng parokya hanggang 9 ng Agosto po lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ngayong umaga.
Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang katlinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa tim-tim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw bukal ng lahat na pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong debosyon sa mga gamit na ito, sa panalangin, mga rosaryo, mga imahen, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon din po, you can catch me also sa Facebook ko po. Sa kapag may mga padasal din po kayo, just follow me in Facebook, Dasal Pasyal ni Papa Bear. No? So lahat po doon ng mga intention ninyo, mga prayers, ay pwede ko rin pong ipagdasal. At ngayon din po, mapapakinggan din po ako sa Radyo Veritas 846 tuwing Merkules at Webes sa ganap po ng alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa programa po ng Katok Tahanan kasama po si Ms. Chichi Robles at si Ms. Booth Sanson Roa. Ako po yung misyonaryong Galang Oso, ang inyong Papa Bear, Reverend Father Miguel Juarez Condes ng Order of Carmelites na nagsasabing sumainyo ang katotohanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Nahihain na natin ang banal na misa, humayo kayong mapagkalinga at mapagmalasakit sa inyong kapwa tulad ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos.